Maganda nga po sa bawat isa ang atin po na pagkukuhanan ng pangaral sa hapong ito ay magmumula sa aklat ni Isaiah or Isaiah sa English sa chapter 6 verses 1 to 13 mula sa Magandang Balita Biblia. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalangitian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng uso. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapahamak ako sapagkat nakita kong hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang serapeng sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo na makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagilingin ko pa. Itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawala ng tao, hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan, at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa mga tao ay itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matira man ay 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng insina na tuod lamang ang natira. Ang tuod na yan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Nawa ay pagpalain ng Diyos ang pagbasa sa kanyang salita. Ang atin pong tema ay pagsamba sa Diyos, pamagat nag-aakay sa paglilingkod. Ang pinagkuhanan natin, ang aklat ni Isaiah. Si Isaiah ay isinugo ng Panginoong Diyos sa bayan ng Huda, sa Southern Kingdom, para ipahayag ang mga bagay-bagay na kagaya ng nakikita nyo ngayon sa screen. The judgment of God, the supremacy of the Lord, and nahati sa dalawa, no? The judgment of God, and then the deliverance of God. So, may pagliligtas, may pagsalba ang Diyos sa kanila, bagamat sila ay nakatanggap ng kanyang hatol. So, at dyan ay yung pangalawang bahagi ay nahati sa tatlo. Doon sa deliverance of God, nandun yung supremacy of the Lord, yung kanyang kataasan. Kung kaya siya nagpapadala kagaya ni Isaiah sa yung emissary, sa yung representative or sabihin natin ay sa panahon natin ni ambassador. Kaya kanina nung nasa nabanggit ko nga kay sa ating kapatid na kay Cassandra tungkol sa paano pag sinasabi na sulat lamang yun ng tao. Kagaya nito, binasa natin Isaiah, ano?
dahil sa kataasan ng Diyos, He is God Supreme, kagaya niya ng presidente, di ba? Nagpapadala siya ng ambassadors, eh, may dala siya appointment, at kung siya ay magbibigay ng decree, hindi po siya ang gagawa noon, hindi siya ang susulat, no? Mayroon tayong mga senador na pasusulatin, or mayroon siyang mga sa kabinete, may magsusulat doon, mayroon siyang secretary na tagasulat. Dahil siya'y mataas na presidente, eh, ganun din po sa Diyos, ano? Mataas ang Diyos, kaya yung kanya ipapasabi, eh may papasulat din niya, no? Hindi siya ang magsusulat. So, the servant of the Lord and the future plan of the Lord. So, nandiyan ang emphasis, mabasa ninyo sa iba't ibang mga chapters. At sinasabi na itong Book of Isaiah ay the Bible, within Bible. Dahil yung mga tema ng Old Testament at yung tema ng New Testament ay napagsama-sama niya. Sa tema ng Old Testament, the law and judgment for disobedience. Sa tema ng New Testament, comfort, God's grace and deliverance, comfort, promise and hope. And kung susumahin, yung tema niya is the justice, kaya may pagkaparusa, no? And mercy of God. Kaya nandun yung God's grace and deliverance. So, pinapakilala ang Panginoong Jesus o Panginoong Jesucristo sa aklat na to as doon sa His first and second advents are prophesied throughout the book. Yung kagaya sa December, nandyan ay sineselebrate natin ang pagkapanganak sa Panginoong Jesus na isinilang ng isang birhen. Yan ay na-foretold na, napaunang sabi na sa aklat ni Isaias. The shoot from the stem of Jesse in chapter 11. Siya yung susupling. At the suffering servant in chapter 53. So, nandyan, tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, ano, ewan ko lang kung nabalitaan nyo ito, noong sa Manila Times ay nagluluksa ang mga pamilya sa isang Thai nursery na dahil sa namatay yung kanilang mga anak, no? Bago yung pagbisita ng kanilang hari doon. May pagpalahaw na nagdadalamhati ang mga pamilya noong Biyernes sa labas ng isang nursery ng Thai kung saan pinaslang ng isang dating pulis ang halos 20 bata sa isa sa pinakamatinding pamaslang sa kanilang kaharian. At armado ng 9mm pistol at kutsilyo, pinaputukan ng sinibak na police sergeant na si Panya Tamrab ang child care center sa hilagang silangan ng lalawigan ng Nongbua Lam po bandang 12:30 ng hapon ng tanghali. Kasunod ng pag-atake, tumakas ang 34-year-old si Panya sakay ng isang pickup truck para umuwi at patayin ang kanyang asawa at anak bago ito binawian ng buhay. Sabi ng pulisya na tinapos ang pagpatay bandang 3:00 ng hapon. Kinakatawan ng taong yun na ang kasamaan noong ginawa niya ang ganong nakapanghilakbot na kabuktutan. Naging representative siya ng kasamaan. Sa usapin ng pananampalatayang Kristiyano, tayo rin ay mga kinatawan. Kinakatawan natin ang kabanalan na mismo siyang total opposite or kabaliktaran, no? Yun yung the other pole ng kasamaan. Ito ay matatanto natin mula sa ating mga sipi ngayon na pinagkukuhanan natin. Yung ating binasa, ang sabi doon sa verse 1 ng chapter 6, nagbigay ng pamanahunan, ang sabi dyan ay, sa Isaiah ay, namatay si Haring Uzias. Ito ay sa lumang tipan at ang pecha po niyan
ay 740 BC, nung panahon na yan, hari po siya ng Huda. 740 BC, ibig sabihin, 740 taon bago isilang ang ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang taon na yan. Namatay si Haring Uzias. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. So anong kaugnayan noong kamatayan ng Haring Uzias? Doon sa nakita ni Isaias ang Diyos. Kasi si Haring Uzias po ay isang napakagaling na hari, isa po siyang engineer. Siya ay magaling din na general, no? Kung pagdating sa military tactics, napaunlad niya ang kaharian ng Huda. At yung sa kasaysayan ng Israel, sa iyo nakapagpaayos ng aqueduct o sistema ng patubig. No? Parang sa kagaya natin sa atin, meron tayong water district, ano? At yung napasinayaan, no? Nabuksan yung panibagong paggagalingan ng ating inumin. So yan ay sa mga pagkilos ng mga engineer ng water district. Eh, si Haring Uzias, ganun siya kagaling. Kaya ang mga tao dumepende sa kanyang paumuno, sa kanyang paghahari. Eh ngayon, namatay siya. Kaya ito ay parang malaking dagok doon sa mga tao na wala na yung kanilang inaasahan. Paano na? Pero nagpakita na o ipinakita ng Diyos sa kanyang karilagan, sa kanyang kataasan, siya'y nakaupo sa trono, ipinakita niya ang kanyang sarili kay Haring kay Isaias. Ngayon, yung kasaysayan ni Haring Isaias, yung kinukwento ko sa inyo, mababasa mo yan sa 2 Chronicles o ikalawang kronika, no? Hindi ko na binasa. Inano ko na lang. So, sinummarize ko na lang. Pero kung gusto niyo rin pag-aralan, no? Take note nyo na lang, ikalawang kronika 26, no? 1 to 15. Kasi saan ni Haring Uzias ng Huda. So, ibig lang ituro ng Diyos na yung trono na empty, di ba? Wala na yung hari. Pero, ang Diyos nakaupo sa kanyang trono. Siya'y nagahari. Na kahit walang hari, nandyan siya. God is in control. Kaya, tinuturo na huwag kayong dumepende sa tao sapagkat sa likod ng trono ng hari ng bansa, nandun ang doon sa kabilang dimensyon, nandun ng paghahari, nakaupo sa trono ang Panginoong Diyos. Yan ang itinuro ng Diyos kay Isaias. So, ito yung, bagamat sa chapter 1, nandun na yung pagkakatalaga kay Isaias, okay, sa English ay Isaiah. Pero itong ano na ito ay parang opisyal na pagkakatalaga sa kanya. Kasi ay papalawag pa siya. Marami pa siyang gaganapin bilang siya ang itinalaga na ambassador ng Panginoong Diyos na doon ay pinakilala bilang si Yahweh. Yung Lord, yung capital N-O-R-D sa Tagalog ay capital letter lahat, Panginoon. Yun po ang ibig sabihin nun ay Yahweh, ang pangalan ng Diyos. Ngayon, sino ang nakita na yun? Yun po ay, ang nakita na yun ay ang Panginoong Diyos po yun. Siya yung nakita doon. Na sinasamba siya, pinupuri, niluluwalhati,
ng mga tablo. Sabi doon, Serapin. Ano? Yun ang pangalan ng mga anghel, Serapin. Napansin ninyo, mayroon na ilang pakpak ang mga anghel? Ayon sa nabasa natin, sinakatanda, ilang pakpak, mayroon ang anghel. Wala, nakakalimutan nyo na. Ilan ang pakpak? Pinakakalaw? Ilan ang pakpak ng anghel ayon sa binasa natin? Isa? Dalawa? Apat? Anim? Okay. Bakit anim? Ang sabi doon, pinantatakip na sa mukha, yung dalawa, dalawa sa katawan. At yung dalawa, yun ang pinanlilipad. Kaya sana yung, ano, you know, yung mga drawing, mga picture, no? Ng anghel. Diba? Dalawa lang yung pakpak. Sa Bible pala, anim pala yung anghel eh. Anim yung pakpak na anghel eh. Ano tinuturo ito sa atin? Na, yung kanilang kapakumbabaan na sa harapan ng Diyos, itinatago nila ang kanilang mga sarili. Hindi sila yung maluluwalhati, hindi sila yung matatanyag. Pero, meron silang pakpak na mabilis na lilipad sa isang iglap kapag ang hari ay nagbutos sa kanila. Kaya, tayo, na sino naglilingkod, no? Anong tinuturo sa atin? Tayo, mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, no? May mga ilan, no? Na nahuhulog doon sa pagmalaki kapag sila natanyag sa ministry, sa paglilingkod. Sila ang nakikita. Hindi dapat makita sila, hindi sila dapat ang sumikat. Ang sisikat ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos nga ang pinaglilingkuran. Kaya ang lahat ng kataasang ugal ng tao ay tinutuya ng kaasala na ito ng maanghel sa harapan ng Diyos. Ay ito rin ang portion ng pagkakatalaga kay Isaias bilang pagbobolontaryo niya sa ministeryo. Ang sabi doon, di ba, sa whom shall I send? At ang sabi ni Isaias, here I am, send me. Diba? Here I am, send me. Hindi sinabing, here I am, I will go. Diba? Na ibig lang sabihin na dumidepende siya sa Panginoong Diyos. Bagamat meron siyang pagkukusa, may pagbobolontaryo, by the will of God. Pagpapailalim pa rin sa kalooban ng Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus niya sa harapan ninyo na siya yung Kristo, ang nakita na yun ni Isaias. Yan ang inihayag sa mga tao na nagtatanong kung sino siya. Kinote niya ang Isaias. Sabi ng Panginoong Jesus, sinagot siya ng mga tao, kausap niya ang mga tao, sabi sa kanya, aming narinig mula sa kautusan na ang Kristo ay nananatili magpakailanman. So, naniniwala ang mga Hudyo na yung Kristo, eternal. Yan ang ibig sabihin ng nanatiling mapakailanman. Pag sinabi eternal, Diyos, yan yung pahiwatig na ang mga Hudyo ay naniniwala na ang Kristo ay Diyos. Sapagkat yun ang ipinapahiwatig ng Old Testament. Nung binanggit yung mula sa kautosan, ibig sabihin, another name yan ng Old Testament Scriptures. Pagkatapos, paano mong nasabi na ang anak ng tao ay kailangang itaas? Kasi alam nila na yung Kristo ay may title din na Son of Man. Pero, bakit itataas? At alam lang ibig sabihin ng kailangang itaas?
kailangan mapako sa krus. Kaya tuloy, nag-isip sila, magkaiba ba yung Kristo at saka yung anak ng tao? Di ba isa lang yun? Yung the Messiah o tinatawag na the Christ and yung Son of Man, di ba isa lang yun? Ba't parang dalawa ito? Kasi hindi nila maiisip na itong Son of Man ay mapapako. Kaya nagtanong sila, sino itong anak ng tao? And then, nag-quote ang Panginoong Jesucristo na sabi niya, di ba doon sinasabi sa Isaias, bagamat gumawa siya sa harapan nila ng... Nagsasalita pa rin siya rito. Ang Panginoong Jesus pa rin nagsasalita dyan. Sabi sa kanila, bagamat gumawa siya sa harapan nila ng marami mga tanda, sila ay hindi naniwala sa kanya. Binulag niya, then nag-quote siya, no? Ano yung patunay na ganun? Kasi sabi niya sa verse 40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso upang sila huwag makakita sa pamagitan ng kanilang mga mata at makaunawa sa pamagitan ng kanilang puso at magbalik loob at sila'y pagalingin ko. So, ito yung mismong binasa natin sa Isaiah chapter 6 na sinitas o sinabi ng Panginoong Jesus yung kanyang sinabi, kasi siya pala yung nagsasalita doon sa Isaiah kasi siya yung nakita na Yahweh, Isaiah. Patunay na sinasabi niya sa yon nung sinabi niya yung verse 41. John 12, verse 41, ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaiah sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at nagsalita tungkol sa kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Kristo. At si Isaiah ay nagsalita tungkol kay Kristo o tungkol sa Kristo. Ibig sabihin nakita ang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Nakita niya in person. Kasi yung kaluwalhatian tumutukoy mismo doon sa person. Yung person, may taglay na kaluwalhatian. Kaya kung makita mo yung kaluwalhatian ng person, ibig sabihin nakita mo yung maluwalhating person na yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya nung sinabi ng Panginoon Jesucristo sa John 8, 57 and 58, sabi niya, nakita ng inyong amang Abraham ang aking kaluwalhatian at siya ay nagalak. Oh. Kaya sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang? Ay nakita mo na si Abraham? Nakita mo na si Abraham? At kaya doon ay sinabi ng Panginoon Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham, ay ako nga. Before Abraham, Yahweh, I am, yun ang sabihin niyo. So, ano sinabi, nakita, nagalak ang inyong amang Abraham na makita niya ang kanyang kaluwalhatian. So, ang ibig sabihin ng Panginoon, nagalak ang inyong amang Abraham nang makita niya ako. Ibig sabihin, yung kanyang kaluwalhatian, siya mismo, his glorious being. Kaya, yung nakita ni Isaiah, sinabi ng Panginoong Jesus, siya yun. Yung sa Genesis 18, yung nakita ni Abraham, nung nasa puno siya ng ensino at nagpapahinga, may dumating na tatlong kalalakihan, dalawang anghel pala yun, ang nasa gitna, ang Panginoon, o si Yahweh, yung palang na-encounter ni Abraham na yun, ang sabi ng Panginoong Jesus, siya yun, ang Kristo. Kasi pinapakilala niyang siya ang Kristo. Hindi, siya yun. Diba? Kaya, sinabi ng Panginoon Jesus sa Isaiah 6, verse 8, who will go for us? Ayan, ha? Who will go for us? Kanina na pag-aralan natin na gumagamit si Allah ng plural, no? We, us. Pero pinapakilala niya na siya isa lang. Tayo, naniniwala din doon. Ang Diyos ay isa lang, hindi kay Allah, sa Diyos na isa lang. Pero doon sa isang Diyos na isa lang, bakit
hindi niya sinabing who will go for me or who will go in my stead. Sino ang magre-represent sa akin? Instead, ang sinabi niya, sino ang magre-represent sa atin? Ang Diyos ay tumutukoy sa kanyang sarili sa pangmaramihan. Because there are multiple persons in God. Ang pagbanggit ng tatlong holy na inaawit din natin sapagkat yan ang awit ng pagsambat pagluwalhati ng mga anghel. Ang pagbanggit ng tatlong holy ang pahiwatig na tatlo ang mga personang ito ng Diyos. Okay? At ibinulgar ito ng ating Panginoong Jesus. Siya mismo nagsabi niyan bago siya umakyat sa langit. Sabi niya sa Mateo 28:19, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautisumuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Baptize them in the name. Isang pangalan. Ibig sabihin, isang otoridad. Isa lang yun. Pantay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa tatlong persona, ang Panginoong Jesus lang, ang siya yung physical manifestation and representation of the triune God. Hindi natin sinasabing three gods, one God, but three persons, kaya the triune God. Hindi the three gods, kasi tritheism yun. Hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. Okay? Kaya, since ang ating Panginoong Jesucristo, ang physical manifestation and representation of the triune God, kaya siya ang nakita ni Isaias. Kaya maalala nyo, ang sabi ni Pilipe sa John 14, Panginoon, sabi niya sa Panginoong Jesus, ipakita mo sa amin ang Ama at yan ay sapat na. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Pilipe, ang tagal na nating magkasama. Bakit ang gagawin, hindi pa nung kilala? Ang nakita sa akin, nakita na ang Ama. Sinasabi ng ilang teologo na ang maanghel ang kabilang sa for us. Eh, mali po. Hindi natin sinasakayunan na who shall go for us. Anghel yung tinutukoy doon, kabilang sa us. Hindi. Ito ay mali dahil Diyos lang ang dapat i-represent ng bawat mananampalataya. Di ba? Who will represent us? Yung ibig sabihin nun eh. Inirepresent ba ng Kristiyano, ng mananampalataya ang anghel? Inirepresent ba? Nire-represent ba natin ang anghel? Walang ganun. Ang Diyos ang nire-represent natin. Kaya who will represent us? Us kasama anghel, hindi po nire-represent. At hindi nire-represent ni Isaias ang anghel. Kaya mali-mali po yung ilang theologians doon na kasama doon sa us eh, ang mga anghel. For us, nagpapahiwatig din ng pagkapantay-pantay. Kahit ang archangels ay di kapantay sa Diyos. Di ba yun nga yung dinais ni Satanas sa Isaiah 14? Sabi niya, I will ascend to the mountain of God. I will be like God. Gusto niya maging kapantay ng Diyos. O, archangel na yun eh. Hindi siya kapantay ng Diyos. Gusto niya maging kapantay sa Diyos. O, kaya, hindi po pwede na kabilang doon ang hell for us kasi yung for us, ibig sabihin, magkakapantay yun. Natuklasan din natin, ang portion na ito ay messianic prophecy. Pag-uusap ng tatlong persona at kung sino ang susuguin sa kanilang tatlo. Ang ibig sabihin, bagamat nung panahon na yon ay
Ganun ang si ano nagsalita si Isaias. Sugoy niyo po ako, okay? Ang totoo naman siya sinugo. Pero masasabi natin na yun ay isang pagkakamali ni Isaias. Nasaksihan niya yung pag-uusap ng tatlo. Ha? Eh, hindi naman niya nakita yung tatlo, di ba? Isa lang naman yung nakikita niya. Sabi niya, ato po ako, sukuin niyo po ako. Tamang actuation naman yun. No? Tamang actuation na siya isinugo. So, kaya merong dalawang, parang double meaning, no? Pero, ang totoo nun ay nag-uusap yung tatlong persona. Yun yung nakita. Kaya tawag natin dyan ay messianic prophecy. Ang anak, ang nagboluntaryo na susuguin sa mga tao. Kaya yan ay pinatunayan mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sinitas niya ang Isaias, ang book of Isaias. Yan, mababasa mo dyan. Nagbasa siya from the book of Isaias. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me." You see? Kaya, yung sa tatlo, nasa kanya ang ama, nasa kanya rin anak. Because he had anointed me to preach the gospel to the poor. Sino nag-anoint? The Spirit of the Lord. Yun ang nagsugo. To, he had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, "This day is the scripture fulfilled in your ears." Ito, sa araw na ito, natupad na. Kasi ako na yung kinatuparan itong binabasa ko sa inyo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Siya nagsugo sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Kristo. Yun ang ibig sabihin ng Mesiyas. Pinahiran ng Espiritu Santo upang isugo. So, pasalamatan natin ang Diyos, no? Sa kanyang sariling payo, sa kanyang sariling counsel na pagsusugo, sapagkat walang kaligtasan sa ganang atin kung hindi siya nagkusang gawin iyon. Ngayon, may iba't ibang pangkating pangreliyon na mananamba sa Diyos sa panahon natin. Pero hindi lahat ay sumasamba sa Triune God. So, anong tawag natin doon sa sumasamba sa Diyos, naniniwala sa Diyos, pero hindi naniniwala sa Trinity? Ang tawag kasi sa Trinitarian, sila tinatawag na Unitarian. Isang Diyos, walang persona. Sa Pentecostal naman, sa Oneness Pentecostal, isang Diyos, isang persona. So, nakita niyong kaibahan, no? Etong Unitarian, isang Diyos, walang persona. Hindi tayo Unitarian. Hindi rin tayo polytheist. Pag sinabi polytheist, naniniwala sa maraming Diyos. Sumasamba tayo sa isang Diyos lamang, ang tawag sa atin ay monotheist. No? Mono one, theist God. Tayo ay monotheist, isa lamang ang ating Diyos. Ngunit, ang isang Diyos ay may tatlong panauhan. May tatlo siyang personality. One God in three person. And this God, this one God, who possesses three persons, is holy. Siya ay banal. Kaya, anong mensahe na makukuha natin dito? Ang Diyos ay sinasamba natin sa kanyang kabanalan. Yun ang pag-udyok sa atin kung paanong nasaksihan ni Isaias ang mga anghel sumasamba doon sa Diyos. Yun din ang nagtuturo sa atin na sambahin natin ang Diyos. Sumisigaw sila, "Holy, holy, holy." Kaya sinasamba nila ang Diyos sa kanyang kabanalan. At hindi maaaring sambahin ang Diyos sa karumihan ng kasalanan. Kaya tayo ay nilinis muna sa karumihan ng kasamaan at kasalanan sa pamamagitan
ng dugo ni Jesus. Ito ang inilarawan ng Isaiah 6:7. Sa English ay yung di ba yung merong nilagyan ng baga, no, yung ano niya, no, sinilaban yung labi. Ay pero wala nang sinabi ng sakta sa doon, ano? Pero yun ay pag-purge, no, paglinis. Sa English kasi purge, sa Tagalog nilinis. Pero yung ibig sabihin ng purge doon sa Hebrew ay atone for. Ito'y propesiya sa ginawang atonement of Christ. Ang pagsamba sa Diyos sa kanyang kabanalan ay ipinahiwatig natin sa confession of sin. Diba? Ewan ko kung kayo ay napansin ninyo, doon ba sa dinadaluhan niyo dati na pananambahan, meron bang portion doon na tayo ay nananalangin para sa paghayag natin na tayo makasalanan at tayo patawarin ng Diyos, humingi tayo ng paumanin, humingi tayo ng patawad sa Kanya? Yan ay indikasyon ng sinasamba natin ang Diyos sa Kanyang kabanalan. Kinikilala natin na ang Diyos ay banal. Ngayon, palagi natin ilagay ang ating mga